Alamin natin ang update sa Bagyong Enteng. Makakasama natin ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor? Salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, maganda pa rin dahil patuloy pong mananalasa ang Bagyong Enteng sa bansa kasabay ng patuloy na pag-iral ng Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Nakataas po ngayon ang signal number 2. Diyan po yan sa may Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino at northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman po dito sa Metro Manila, Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, natitirang bahagi po ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Kasama rin po dito itong Nueva Vizcaya, natitirang bahagi po ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, Rizal, northeastern portion ng Laguna at northeastern portion ng Quezon, kasama po dyan ang Polillo Islands. Paghandaan po dito ang malakas sa bugso ng hangin na may kasama rin mga pag-ulan, kaya doble ingat para sa mga residente. Magiging maalon din at delikadong pumalaot sa mga lugar na nasa ilalim po ng wind signals at sa mga lugar na apektado ng habagat. Mga kapuso, alas 2 po ng hapon kanina nang mag-landfall itong Bagyong Enteng. Diyan po yan sa may Kasigunan, Aurora. At sa latest bulletin po ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng Bagyong Enteng. Dito po yan sa vicinity ng Madela, Quirino. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 140 kilometers per hour. Pan-north-northwest po ang kilos nito sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Sa forecast track po ng PAGASA, magtutuloy-tuloy ang pagkilos ito pan-northwest o kaya naman po ay pahilaga. Dadaan dito sa may Cagayan Valley o kaya naman po sa may Cordillera Region hanggang sa makarating po yan sa may Babuyan Channel. At kung hindi po gaano magbago ang galaw nito nga Bagyong Enteng, posible po na lalabas na yan sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Miyerkules. Pwede rin lumakas pa ang bagyo sa mga susunod na araw. Sa ating mapa naman, makikita po kung gaano po kakapal yung mga kaulapan dun po sa pinagsamang epekto po yan ng Bagyong Enteng at ganun din ng hanging habagat na patuloy po itong hinahatak. Ang mga ulap na ito po ang magdudulot ng mga pag-ulan at ito po ay concentrated, no, mostly po dito sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan ito po nga Northern, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin ang ilang bahagi po ng Visayas. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon sa malaking bahagi po ng Luzon bukas. Kasama dyan ang Ilocos Region, ganun din po ang Central Luzon, Cordillera, ganun din po dito sa may Zambales, Bataan. Kasama po dito ang Southern Luzon, ito po yung Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po sa ilang bahagi naman ng Bicol Region. Yung mga nakikita po ninyo na kulay pula at kulay orange, meron pa nga medyo kulay pink, no? Ibig sabihin po niyan, yan po ay heavy to intense o kaya naman po torrential. Mga matitindi at halos tuloy-tuloy po mga pag-ulan, kaya patuloy po tayong maging alerto. May mga pag-ulan din sa Visayas, gaya na lamang dito sa may bahagi po ng Antique, ganoon din po sa may Aklan at sa Negros Island Region. Kalat-kalat na pag-ulan din ang inaasahan sa ilang bahagi po ng Cebu, Bohol at maging dito sa may Samar at Leyte Provinces. Sa Mindanao naman, mga kapuso, kahit medyo malayo po ang bagyo sa inyo, no, posible pa rin ang mga pag-ulan dyan. Umaga pa lang po bukas, may chance na ng mga pag-ulan. Dito po yan sa may Sulu Archipelago. At pagsapit naman ng hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin dito sa may Northern Mindanao, Barm, Soksarjen, ganun din sa may Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila naman, mataas din po ang chance ang maulit ang mga pag-ulan bukas. Kaya kung kayo po ay wala namang importanteng lakad, manatili na lang po sa bahay. Pero kung flood-prone area po ang inyong lugar, huwag pong kalimutang maging alerto at makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan kung kailangan nyo pong lumikas sakali po na magtuloy-tuloy yung buhos ng mga pag-ulan. At eto naman, dagdag ko na rin para po sa mga nagtatanong kung hanggang kailan nga ba mararanasan ang mga pag-ulan. Sabi po ng PAGASA, posibleng magpatuloy po yan hanggang Biyernes, pero unti-unti namang mababawasan. At yan po ang patuloy nating imumonitor. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.